seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Plague's assassin. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Dire team ban. Radiant team ban. Remaining. 5 seconds remaining. At nagbabalik tayo mga sir. Napakalupit naman ang entrance na yun. Detonator versus Evos. Game number 2. Maganda itong bakbakan na to. First game, nanalo po ang Detonator. And then itong Evos looking the revenge. Yung game number 1. Detonator po. Nyx Assassin, Winter Wyvern yung kanilang first 2 pick. And then itong Evos naman, Vengeful Spirit, Jakiro, and then Mirana. So, Nyx Assassin and Winter Wyvern na naman sila rito. Evos naman. Mirana kanina, ginamit nila sa mid lane. Pero, tingnan natin kung Mirana mid lane ba ulit sila. Magandang gabi sa'yo, Arthur PH. Arthur? Arthur, it has been destroyed. Magandang gabi sa'yo. Follow mo na kami dyan sa taas. DPS Zeper Zerep Zerep, yan, shoutout sa'yo. Ayan ito, third pick ng Detonator.
magbabasa-basa tayo sa ating wall nuna. Baka may mga ano dito. Ay, meron ba ako diyang ano? Bukas pa ito nga. Ha? Pumucha. Hindi, okay lang. Sige. Okay mo na dyan si Kuya Nick. Baka may gagawin si Kuya Nick. Talam si Kuya Nick kung may gagawin. Pa-shoutout naman, Pransky 18-1. Yan, shoutout sa'yo, pre. Basta lang pa-shoutout sa tropa kong tirador ng nurse namin sa clinic. Yun lang. May mga ganyan talaga tayong tropa, eh, no? Yung tipong may makakita babae, magkakatingin na ngayon. Tapos, alam mo yun, ha? Tinginan pa lang, alam nyo na kung ano yung nasa isip nyo parehas. Parang nasa isip nyo, ganda nun, ha? Pwede to. And Faceless Void, ang pick dito ng Evos. So, papalag na sila. At maganda to against Weaver, ha? Yung Faceless Void. Meron siya kasing time dilation na hindi mag-cooldown yung skill ng Weaver. And Sukuchi, nakakainis na skill yan, eh. Pag natinamaan mo yan ng time dilation, talaga namang hindi siya mapagsusukuchi. Jalawang Alo X Eric. Medyo, oo. Pag kanyara may magandang babae, automatic yan, titignan ko si Eric kasi na alam ko na yan, eh. Alam ko na nasa isip niya, eh. Nakatingin na yan, oh. Sobrang lagkit ng tingin lagi. Chine-check lang daw, oh. Chine-check lang. Ayun, oh. Kita mo. Ayos yan, ah. Pero pumangit yan. Ito, oo. Oh. Ayoko nang bigla nung ano yun. Pero pwede na rin. Grabe pa rin kasi. Woohoo! Kailan nyo ikakash yung pool, boss? Patay tayo dyan? Depende. Depende yan. Yeah, medyo dirty, you know? Medyo dirty. Oh, dun sa kamila. Saan yan? Oh, dun din yan, oh. Nasaan nyo isa? Yan na tayo nyan, yan. Hindi, kabila. Baba. Yan. Tas. Yan. Ay, hindi. Hindi nga. Naiba nga. Terrorblade. Para dito sa detonator. So, ito nga po ulit yung lineup ng ang bagong lineup ng detonator. Raging Potato. Captain. 5 siya. Ben-Hur. Mid lane. RR. 4. And then, itong si Luciano Carey, yung dating offlane ng SGD. Tapos si Sam Age, offlane pa rin. Eh, nagagalaw na nagagalaw eh. Mausad at mausad. Ibos. Ano ang kanila ibaban dito? Mid lane ni Armel. Ah, ni Armel tuloy. Ni, Ben-Hur! Tala mo, baka hindi pa na ito. Shoutout sa mga kakapasok lang dyan. I-follow nyo na po yung aming channel dito sa taas. Eto. Yan o. Dyan. Meron dyan follow button. I-click nyo na yan mga sir. Para naman mag-follow kayo sa amin. At ma-notify kayo once we go live. Boss, wala, pabati ako. Pabati ng Alaw family ng Dasma. Thanks. Yan, it's a fan now. Yan, ganyan. Follow lang na follow. And Oscar Ban, coming from a detonator. Lina ulit ang pinik dito ng detonator. Bakit nga naman sila matatakot? Kung nanalo na sila dyan, pwede ulit. Lina ulit.
Boss Alo, paano palitan ng name dito? Punta ka sa may profile mo. Click mo yung pangalan mo, punta sa profile mo. Yun, mapapalitan mo siya dyan. And last pick na nga, Evos Zeus. Maganda siya against Terrorblade Weaver. So, magandang pick dito ng Evos. Combination din ng Chronosphere plus yung pag naka-aganims na itong Zeus, meron siyang Nimbus. So, ayan, mga sir. Both teams, nakita na natin ang lineup. Lina ba ni ulit nitong si Ben Hur ang pagkakatiwalaan nyo? Or itong Faceless Void Zeus ng Evos? Sa tingin nyo, mga sir? Watching from Singapore, always ako nanonood Dota, pero hindi ako naglalaro. Yan, may mga ganyan talaga eh. Nood-nood lang, pero di naglalaro. Ako, minsan, nanonood lang, pero di naglalaro. Iba nilalaro. Si Eric kasi, pag nanonood dyan, laging naglalaro. Depende na lang kung ano yung nilalaro niya. Depende rin kung ano yung pinapanood. Sa amin namin na, wala ba, mga kawards, wala ba tayo dyan link na mga bago? Ha? Naban, sobra-sobra naman kasi. Silip-silip tayo. Ba, meron tayo. Uy, si Arya. Dati na to eh. Oo. Si Tasas dito to dapat eh. Boss Alo, pa-shoutout, Sherwin, Sherish, Cheryl, Sherilyn. Yan, watching in the house from Surigao. Uy, shoutout from Surigao. Ano kinagawa nito? Ba't may banana? So, eto na mga sir. Sana maayos sila mag-cameraman. Sino sa English? Prepare for battle. Eto sa Raging side natin, Raging Potato sa kanyang Winter Wyvern, Ben Hur on Terrorblade. So Terrorblade kay mid lane to. And then RR sa kanyang Nyx Assassin, Luciano sa kanyang Lina, and then Sam H. Weaver off lane. Tapos sa Dark side naman natin si Avil sa kanyang Mirana, White Moon on Jakiro, Vlyku naman sa kanyang Vengeful Spirit, Illogic sa Faceless Void, and Facehugger naman on Zeus. So, mid, maging mid ata si ano ha, si Luciano, and then carry itong si Ben Hur. Tingnan natin. Ay, tumutunog pa. So, eto, mga sir. Ayun, Luciano mid niya, oh. So, Lina mid. Ba't ganun? Seryoso sila dito? Ano ba yung game niya? Sali ka daw sa game ni Arya ngayon. Ano ba yung game niya? Pabati po sa Hidalgo family, lalo na kay Mami H na birthday bukas. Kung pwede daw si Kuya Nick mag-greet sa kanya. Teka na, tatawagin ko si Kuya Nick. Kuya Nick! Kuya Nick, batiin mo daw si Mami H. Birthday daw niya bukas. Mami H, Sam H. Mami H, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Puro panalo yung detonator eh. Wala pa tayo dyan, Mami H. Maganda yung ano ah, team ah. Oh, nanonood daw yung. Dito sa may nagchat sa may Tamago. Birthday daw niya eh. Ayun ah. Hop! Eto, si Illogic, White Moon, inaaras dito, Sam H. Nagpakita ang gilas agad. Napakahusay naman ang batang to. Birthday bukas ng Mami. Oo, oh, pag birthday yung Mami bukas, talaga namang first blood. Makukuha ni Sam H. Nagpakita ang gilas agad. Napakahusay. Ganun sana.
Eh oo, sana all, and Ben-Hur. Ito, ginamit niya na yung kanyang metamorph para naman makaharas at makapag-farm. Pero to, Sam H, gusto sa big deal doon. And Raging Potato yung mamamatay. Sino mga sino cameraman ng ano, English? Pero dito sa top lane, RR, inaharas dito. Ito si White Moon. Pero Sam H, nakikipag-normalan din dito. Wala pang mana itong Sinix Assassin, pero pwede siya magmango dyan kung kinakailangan niyang gamitin yung kanyang stun. And let's see, magagamit ba yung kanyang stun. Eto na nga. Pero meron time dilation dito si Logic. White Moon Delicado, eto na yung stun. Plus the normals ng mga creeps. Pero hindi enough ata yung kanilang damage. So mapag-back itong si White Moon. Uy! Yung Geminate attack, magko-connect doon. Munti ka na. Boss Alo, na-upload na ba yung YouTube yung Exe versus Detonator? Bakit? Ah, kasi kasabay ng finals ng TNC yun eh, mga sir eh. Hindi na cover. Oh, pero Avil. Mamamatay ba? Ben-Hur pa yung unang mamamatay. Pero Avil will also fall dito sa bottom lane. 2-2 ang ating score. Bakbakan, sobra. And ito, Detonator Ben-Hur nagbabalik sa bottom lane. Pero on the top lane naman, White Moon. Naku! Nabigyan dito sa damage nito si Logic. 1-for-1 exchange. 3-3 ang ating score. Both teams talaga namang bakbakan ngayon pa lang. Ito mga, ano pangalan nung nagpa-shoutout kay Samix? Kay Mami H? Ano pangalan nung nagpa-shoutout kay Mami H? Baka mag-chat na ulit eh. Oh, sige, tanda mo ha. Eh, pero ito, Raging Potato. Inaara siya ni Blyku. Top lane, cameraman. Oh, Blyku. Nice button siya dito, pero may slow ba? Wala, mayroong boots na. Itong Vengeful Spirit, kaya hindi nila mahahabol yan. Avil naman, maganda yung kanyang farm dito sa bottom lane. 11-3 against dito kay Terrorblade na 7-5. On the mid lane naman, lamang na bahagya itong Zeus against dito kay Lina. Pero yung levels naman dyan ay pare-parehas lang naman. Pero bottom lane, mabibigyan dito Reggie Potato and Ben-Hur. Mamamatay ba si Blyku kung hindi nakapag-stick pa? At sulit na sulit yung bawat haras na binibigay nila dito kay Ben-Hur. Well, on the top lane naman, 2-man stun kaya from RR and White Moon Delicado. Mapagsusukuchi out pa. Ito si Samix, papalag ba sila? Yun ang tanong. Papalag nga mga kuya mo. Meron bang time lapse? Wala. Ay, time walk? Wala pa yon. And Ben-Hur naman makakuha ng kill sa bottom lane. Hindi nakikita ng ating camera. Yun lang. Hindi ko alam, bocha. And on the top lane, ito Sam H, dire-direcho lang yung kanyang pag-kill dyan. Pero on the middle lane, face hugger naman, inaaras dito ng Lina. So bumabawi na, ito si Luciano, umangat na yung kanyang levels. Kaya naman, nakabawi na siya dito sa mid lane. Thanks po sa lo, sabi dito. Yun o, si Hauchi, shoutout po kay Hauchi. Ate po ba kayo ni Sam H? Or kuya? Pero tinamaan, itong si Ben-Hur ng pana ni Avil. And eto pa, si Reggie Potato, muntikan siya abulin dito ni Blyku. Pero may mga creeps, kaya naman ititigil na yan. Pero yung 5 minutes bounty rune, tigdalawa ang makakuha. And eto Ben-Hur. Siya yung pinapahirapan dito. Hindi ko alam ha, kung nagpalit ba sila or talagang si Ben-Hur to. Or baka nagpalit lang sila ng PC dahil hindi na lang kapag-swap. Pero G-Bot, ang kate and the stun kaya from RR. Napahusay naman ng pagkakaikot doon ni RR. At setup yun para doon sa Lifestrike Array. Neto si Luciano and Zeus mamamatay sa mid lane. Sam H, kaya niya na mag-isa dito sa bottom lane eh. Ay, sa top lane eh. Kaya niya na mag-isa dito. Sanay naman mag-isa si Sam H. Pusalo pa shoutout naman, Sir Bino. Shoutout sa'yo. Ito, White Moon sa gilid. Gusto nila tatluhin. Ito si Ben-Hur. Oh, ice spot. Hindi pa binigay dito.
Kala ko bibigyan nila eh. Pero top lane, eto na, Illogic and Samage. May ultimate kain from Zeus. Hindi in-expect yun ni Samage. Nabigla siya doon sa damage. And then eto si RR, hindi tatama na pana. Hilig nila sa ganun, sa leap pana na yun, hindi naman tamatama. Ah, kuya po ni Samage, ayun o. Oh. Shoutout po sa kuya ni Samage. Yan, nanonood ngayon. Husay, husay, nilang detonator, maganda yung kanila performance. Nakakatawa na may isang Filipino team nakakabuo lang na ganito yung performance. Kasi yung mga nabuo, ala eh, kung hindi sobrang tagal na, hindi nag-work, or yung mga bago na hindi rin nag-work. So, eto, bago, pero maganda na yung kanilang start. So, sana magtuloy-tuloy para dito sa detonator. At maganda para sa atin lahat yun. Kasi may another Filipino team tayo na aabangan. Aside from TNC. And then, eto, Nick's Assassin na stun. Yung stun niya hindi magkoconnect. Yun lang, na-misplay dun si RR. Pero on the mid lane, Lina. Na itong si Luciano. So, tingin ko nagpalit sila dito ni ano eh. Nagpalit sila dito ni Benhur. Baka nagkamali lang sila, hindi sila napag-swap. Nagpalit PC siguro. Bawal yun, pero di ko alam. Baka yun ang ginawa nila. Pero Blyku, nang agaw lang ng creep sabay TP out. Napaka-utak mo naman. Shoutout nga pala sa mga ano ha. Shoutout din sa tito ni Sam Age. Ayun o. Shoutout din sa tito ni Sam Age. Pag namashell kayo sa TNC Tindalan, mag-buffet tayo. Sabi Servino, yan o. Shoutout kay Servino dyan. And shoutout din pala sa TNC Sindalan. Kay Teams, sa tatay ni Teams, pati sa nanay ni Teams, kapatid ni Teams, lahat. Pati lola ni Teams. Shoutout na natin yan. Kita kit sa ESGS. Pupunta raw yung buong angka ni Teams sa ESGS. Pero op, may Chronosphere na binigay dito. Weaver ni Sam H. Delegado, wala pa siyang manang pero may stick. Yun nga lang, hindi na enough yung kanyang buhay at na burst down siya doon, isang Chronosphere lang. Hindi siya nakaligtas. Mahirap talaga mag-weaver pag mayroong ano. Eto, boss ito eh. Time dilation eh. Hindi siya makapagsukuchi na makapagsukuchi. Raven, please sama kayo sa sama kayo ni Sam Age. Pero uy, Lina. Mabibigyan siya dito. Good rotation by Blyku. And Evos. Maganda yung kanilang early game. 9-6 ang ating score. Evos is doing it. The end of pride. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede babugbog lang kami. Babawi kami, sabi dito ng Evos. Pero Sam Age. Tuloy-tuloy lang din sa top lane. Illogic. Dine-dinayan siya sa mukha eh. Pero bottom lane, ito, Reggie Potato, hinahanap siya. Dito ni Avil, op, nag-leap in. Ito si Avil, pero walang panang binibigay. Nanlasit pa. Ito si Reggie Potato at naiwasan pa niya yung pana dito. While on the top lane naman, Lina, hindi nga lang mamatay. Ito nga si Illogic doon sa kanyang Laguna Blade na stun pa siya dito. Pero Blyku Delegado, meron nga lang dito nga Light Strike Array. Coming from Luciano, wala silang detection yung side ng detonator. Delegado. Pero, whoop. Babalik. Aalis. Babalik, aalis. Hanggang anong size po available? Meron pong double XL, mga sir. XXL. Parang sarap mag-ano ngayon ah. Oop! Starbucks na ano ako. Sa kape. Sa, ano yun? Ha? Chicken curry? Beef curry? Nice! Sarap ng ulam namin mga sir! Tubig na lang muna tayo. Oop! Eto yung Chronosphere again kay Sam H. Kinumit na! Mukhang mamatay siya pero tumastan by RR. Munti ka na mabuhay si Sam X doon. Hindi nga lang siya nakapag timelapse pero mamatay si White Moon. Two heroes down sa side ng Evos. Illogic. New normal niya dito. Si Luciano nagbash pa. Napakabuenas pero nag time walk in siya doon. Nagkamali siya. Ay, dito mama yung stun.
Kala niya magka-back doon. Ito si Logic. Oh, ito'y Vendetta hit. Plus the stun, pero hindi yan enough. Nagkatalungan na, no? Pagka normal, nag-time walk palayo. Uy, sayang naman. Pero Illogic ha, ang ganda na lang kanyang start dito. Pero nako, delegado, etong Zeus kay Sam Age and Sam Age. Ha! Gigil na gigil. Birthday na mama ko bukas. Ano? Sabi niya dito kay Zeus at patay. At kita niyo naman si Raging Potato. Siya lang yung tiga-depensa sa bottom lane. Habang itong si Benhur, farm lang ng farm. Siya yung talagang pinipigilan niya itong Evos na makapag-farm makapag-push agad din sa bottom lane. Puro ano lang siya dito, blast, ice blast, splinter pala. Ito Sam Age, siya muna'y gumit na. Nahihirapan siya dito kay Logic pero may stun. Magkoconnect dito, another stun. Laguna Blade sa mukha at hindi na mabubuhay. Ito si Logic, yung dominating streak niya, makukuha ni RR, 600 gold yun. NRR. Oh, kita nyo? Ah, bilis niya. Magda-dagger na agad. Dahil doon sa kill na yun. Sam Age level 8. Ito nga Zeus level 11 na. Cast range pala yung kinuha ng Lina. Kaya sobrang layo. Pero ito, Raging Potato. Naispatan dito yung Zeus. Tingnan natin nasa inyo follow-up niyan. Sam Age medyo malayo. And Zeus, hinahabol na dito ngayon si Raging Potato. Raging Potato, anong gagawin mo? Yung G-Bolt, inatay natin eh, na yung G-Bolt. Raging Potato, ultimate. Wala, hindi ibibigay nitong Zeus. And Sam Age, dire-diretso lang basag dito. Pero may TP, coming from Vengeful Spirit. Di nga lang siya nag-stun agad. Meron na ring Urn of Shadow dito yung Vengeful Spirit. RR, may dagger na. Ito na yung dagger. Napakaganda. Pero on the mid lane, nag-TP dito. Itong Faceless Void, wala nga lang siya makikita dito ng hero. Winter's Curse, meron pa yan. Available pa dito kay Winter Wyvern. Maispatan dito, itong si Weaver. Sam Age, magbaback. And papalag ata dito yung detonator sa mid lane. 5-on-5. Ay, wala. Nag-top itong si Sam Age. Pati na rin ito nga si Luciano. While Benhur, yung mga illusion na lang niya yung pinag-scout niya sa mga hero dito ng Evos. Pero Evos naman na secure na yung tier 1 tower sa gitna. And then they looking for the farm naman sa side dito ng detonator sa mga neutral creeps nila. Ang maganda rito na pag-farm ito si Samix siya yun sa taas. Meron na rin siya dito ng Urn of Shadow. Illogic, meron siya dito Vladimir's Offering. Pero yung stun, magkoconnect, walang mana. Ito si Luciano. Kung nag-time walk inyo, plus Chronosphere, patay pa ata. Ito si Luciano, pero White Moon sa top lane naman, Sam Age. Siya yung nangungulit dito, tatamaan ng Swarm. Pero ito, si Nyx Assassin, may ispatan. Yung Courier, yun nga lang. Warded eh. Facehugger, nakakuha pa siya dito regeneration. Tapos farm. Ito si Benhur sa top lane, going for Yasha. Ano na item dito ni Luciano? Mag-Yule Scepter pa lang. Mirana naman dito, may Dragon Lance na. And then Zeus, meron na siyang Aether Lance. Top lane. Ito, si Terror Blade. Nandito rin, ito ni Nyx Assassin. Pero may scoutan nila, yung Terror Blade. May stun ba? Oy! Away na ko, Jesse! Jesse Menjola! Ang gandang dagger out nung Nyx Assassin. Pero di sa bottom lane, binabalak patay na itong Lina. Paana? Hindi magkoconnect. Luciano, magbaback lang siya dyan. Boss Alon, may Gcash ka? May Gcash account ka? Meron na ata ako. Ikaw ba may account ka ba nun? Meron na ata ako eh. Hindi ko lang sure. Hirap na no? Flyku! Delegado! Mamamatay ba si Blyko? Mamamatay nga po. Namamicro sila dito. Pero ang unang bash, unang tira bash agad para din sa Faceless Void. And Raging Potato will also fall. Two heroes down the side ng detonator. Transfer ako pang SP. Oh. Baka mayroon. Tano mo, sino may Gcash dyan? Para makaka-game na tayo dyan.
Naglilihi tayo sa SPSP. Hop, Luciano, merong haze. Tingnan natin. Dagger in, plus the stun. Kay Zeus, magkukonek. Nako! Kanina ka pa nangungulit. Kinikiliti mo ako eh, sabi dito ni Luciano. Ay, si Zeus, meron daw, Gcash. Yan! Oh, pengen yung Gcash. Gcash natin yan. Lalabas na natin ngayon yan. Napakahusay. Oh, phone number lang. Cellphone number lang pre. Ayan o. Oh. I-type mo na eh, kung magta-type yan eh. Alam ako magta-type pa. Basalo, may spark padala kayo. Galing nga mo makas. Ano yan? Natutuwa naman ako sa inyo. Huwag ganyan. Kinikilig tayo dito eh. Dito po ba ba Arcana? Siyempre naman, lahat naman tayo dito ni Arcana. Pero yung Scepter, Avil, may ispatan dito. Stun! Oy, nakapag-leap! Dapat stun na lang ata talaga. Pero wala rin naman. Hindi rin naman enough yung damage sila doon. Dalawa support lang sila. Wait ko sir, naka-login na ako. Ayun o, oh, naka-login na rin siya o. Oh. Pang SB lang daw. Mukhang masarap-sarap yan ah. Then nag-crave lang ako bigla. Parang naamoy ko kasi yung ano eh. Yung kape. Eto na. Samage. Op, sa mid, sa gitna. Ayun, Illogic, napatay nila. Grabe sila rin mag 4, no, mga sir. Isipin nyo, ah, early blink dagger. And then, lahat ng kills nandun siya. Grabe ito nga si RR. 10, o. Oh. O, hindi pala. Basta, ayun, 10. May tatlong kills na na-solo nung kakampi niya. Pero lahat, halos lahat ng kills nandun siya. Sam, ito itong RR ngayon. Grabe, pinapakita tayo. Hindi lang DJ and teams yung magaling sa 4. Ako rin. Pero yun lang, nabate. Hindi tumama yung ni RR. And RR, susunod diba mamatay. Ito yung host na the side ng detonator. Nabate ang kuya mo, RR. Sabi ko pa naman, magaling tayo, RR. Ano ba yan, RR Natics? Nabate nga, Diyos ko. Pero Ben-Hur, gilid-gilid teknik lang. Tipihan mo na. Medyo delikado ka dyan. Ayan na nga. Magkapatipi na siya. Boss, pwede ba mag-swap ng upuan pag mali hero? Ang alam ko, bawal yun ah. Kasi ginawa yun ng Aster against sa newbie. Kaya nirematch yung laban nila nung finals. Kasi nag-offlane nun. Ang nagkamali ata si Fenrir sa Asia, no? Si XXS. Nagpalit lang sila ng upuan. So, bawal talaga yun. Kung ano yung account na yan, dapat ikaw lang lumalaro niyan. Ganun lang dapat. Pero, ito sa tingin ko, si Shanks talaga to eh. Sa tingin ko si Shanks talaga to. Ito si Ben-Hur talaga to. Kunyari na lang, baka mamaya madali tayo dyan eh. Ayun ito, Nyx Assassin. May Blink Dagger na. Parang si Fly at RTC. Oh, di ba? Kita nyo, napilitan silang mag-carry talaga si ano, si Fly. And then RTC mag-Winter Wyvern. Kasi bawal talaga yun. Hindi papayag. Yung ibang team ha, hindi papayag na mag-RM. Para lang dun. Kasi pagkakamali nyo naman yun, gusto nyo pa kasi ng set ng mga hero. Pwede naman kasing hindi. Pero ito, Samage. Makakuha dito ng bounty rune. Pero magkakabigayan ba? Yun ang tanong. Ito na si Faceless Void. Chronosphere! At binigay na dito kay Weaver. Pero may merong Cold Embrace. Samage, mabubuhay ba? Na-stun pa? Ngayon, nakapag-timelapse. Pero nadash siya dito. Plus the Winter's Curse committed. Dito kay Faceless Void, mabubuhay pa. Si Luciano, na-normal lang, na-normal. Pero may stun. Magkoconnect dito, pero mamatay pa rin siya. At sa likod naman, manggagaling yung Terror Blade. Eto na ako. Yun nga lang, na-stun ka agad pagkakita sa kanya. And Blyku will fall. Pero TP out, yun lang. Na-stun. Eto nga, Faceless Void. Wala nga lang, hindi enough yung damage sila dyan, mga sir. So, 1-for-1 exchange in favor pa rin yun ng Ebos. Op, hindi umabot sila. Eto na, si Logic, delikado. Yung Ice Pot, hindi magkoconnect. And then, Illogic will fall. Samage, mabubuhay pa ba? Hindi rin siya mabubuhay. And Avil sa likod, pinatay si Ben-Hur. Yun lang.
Ice spot, magkoconnect. Dagger out! Di na pag-dagger out. Ganun-ganun yun eh. Transferred to Frances Tuz. Tama, ayun oh. Ha? Yun oh! Ah, shoutout kay? Arvin Mansala. Marvin. Shoutout kay Boss Marvin. Boss Marvin, love you. Mwamwa, chup-chup. Raging Potato, nais patan dito. Meron siyang Glimmer Cape, pero mabubuhay ba siya? Hindi po siya mabubuhay. 4 heroes down bigla sa side ng Detonator. And eto na yung Evos. Magdedire-diretso sila dito. Objective naman, susunod. Pero Samix, mapapasobra ata. Hop, hop, may dash yan. Tatlo, Samix, nais patan na. At Samix, makakaalis. Mangungulit lang. Ano, di nyo ako pagbibigyan? Birthday na mama ko bukas? Ayan! Pinatakas na po siya, mga sir. Boss, may bilang ba tong X sa inyo? Hindi ko sure eh. Wala ata, pero pa-level daw, pa-level. Level, para sa inyo yan, level nyo sa inyo. Love you, boss, Sir Arbino. Kung pupunta ka sa ESGS, pakilala ka nila, pre. Eto, Luciano. Dito sa top lane. White Moon. Nandito na rin to death. Gagawin pera lang. Plus 100! Para dito kay Luciano. Pero Sam H. Going for Aghanim Scepter siya. Ito ang nahirapan, si Ben-Hur. Kumahabol siya ng farm dito. So may Aghanims na yung Zeus. And then itong Illogic naman, going for Manta style, bibili niya na lang. And then itong Mirana, meron na siya dito ng Dragonlance Maelstrom. And magabak na dito. Itong Detonator, nakakaramdam sila ng panganib. Oh, nice patan na. Na-scan nila itong Faceless Void. Pero Zeus, yun, na Chronosphere. Ito ang CRR, mamamatay, pero Zeus will fall also. Delikado kayo dito ang Evos, Blyku, mamamatay siya. Faceless Boy, meron siya Manta style, pwede niyang gamitin yan. Pero may shrine dito, makapag-shrine pa naman siya. Sam H, sinahabol. Ito si Illogic, makapag-manta style at out na. Pero maganda yon para sa sign ng Evos, kinumit yung Chronosphere dito kay RR. Pero yung Zeus, yung napahamak dun. At Roshan, yung call nila dito. 97 seconds, wala Chronosphere. Pero gagawin lahat netong Jakiro para patagalin yung pagkuha dito sa Roshan. Buy time lang para dito sa Evos. And ito, 23 seconds, mabubuhay yung Zeus. Mahirap nga naman makipaglaban dyan sa may Roshan. With this Chronosphere, pati yung kay Zeus. Nako, mahirap. Boss, alo, ba't naban si BYB sa Dota? Bobo kasi eh. Nag-3-2-2 po mga sir. Pero, oh, White Moon, tinumahan na stun. Masyado kang greedy ah. Gusto mo pang mag-guard sa aming pwesto. Plus kunin yung 25 minutes bounty rune. And ultimate kaya from Zeus. In-scout lang yung mga position dito. Oy, sarap. 149 Winter's Curse, yun nga lang. Makakuha pa rin ito nga si Blyku. Yung bounty rune. Pero bottom lane, nandito na yung Faceless Void. So TP out naman. Itong Terror Blade sa top lane, alam nila walang TP yung Faceless Void. Nandun sa bottom lane, kaya sila mag-Roshan. Wala rin ultimate yung Zeus. Pero alam ba yan ng Evos? Let's see. Maispatan niya yung wards. So nagde-de-wards, makikita yan ng Detonator. Safe na safe yung ginawa dito ng Detonator. Illogic, oh, walang TP yan, oh, kaka-TP yan sa bottom lane eh. Napakaganda ng call ng Detonator doon na, oy, nag-TP dito yung ano, yung Faceless Void. Tara, mag-Roshan tayo. Napakahusay. Map awareness, kaya from Detonator. And Samage, eto na, yung kanyang Aghanim Scepter, palapit na ng palapit. Oy, Reggie Potato patay sa bottom lane, pero ginamit din yung Chronosphere ha. Itong
Illogic na to, hindi ito nagdadalawang isip na gawin, gamitin yung kanyang Chronosphere kahit sa mga support. Gina G. Ang kuya mo, Illogic. Pero oy, kailangan nyo depensahan yan. Top lane, Sam H na bigyan. Nahiwalay si Sam H doon. Yan yung bottom lane, kailangan nilang depensahan to eh. Ito na nga, RR na yung dumipensa dito sa bottom lane. While Evos naman, hanap pa rin sila dito ng kill. Penhur, ano na next item niya? Going for BKB. And Illogic naman, BKB din yung kanyang next item. Maganda yung laban natin ha. 26 minutes ng ating laro. 19-23 ang ating score. 1K net worth lead lang in favor of a detonator. Hindi nagkakalayo itong nga both teams. Pwede kahit sino ang manalo. White Moon, yung normal dito ni Reggie Potato, pero kailangan mag-ingat dito ni Bimbo. Pwede nga ma-swap siya dyan ni Vengeful Spirit at ma-out of position. Pero bottom lane, kita niyo ginagawa dito ni Luciano. Siya yung tiga-split push muna ngayon. Kailangan ma-force niya na hindi magsama-sama itong Evos. Dahil mas malakas sa 5v5 engagement itong Evos against sa detonator. Kailangan muna mag-BKB dito ni Benhur kung gusto nila pumalag ng 5v5. Boss Alo, sino yung Winter Wyvern? Si Bimbo po. Ayan o, si Raging Potato po. Arshon! PM mo si Eric Malit sa Facebook para mabigay sa'yo details. Op! Wards! Nandun sa baba nag-wards eh. Nag-break yung smoke. RR. Na-ice patan siya dito. Muntikan na siya. Ma-ice pat. Ito manog. And ito na yung Terror Blade. Meron na siya dito yung BKB. Sama-sama technique na ito. Gagamitin na nila ito. Op! Bigay mo na yung BKB. Benhur, kunin mo na. Yan. Sama ka na. Ito na po yung 5v5. Yung inihintay natin. Sino mananalo dito sa clash? Siya magkakaroon ng advantage sa laro. Let's see, maganda yung vision dito ng Evos ha. Pero sa likod, manggagaling. Ito nga, detonator. Sino una nila makikita? Magandang target at unsus. Pero may winter scores ba? May stun, hindi ba kukonek? Nakapag-out na. Lahat ng hero dito ng Evos. Chronosphere sa dalawa. Diyos ko, delikado. Ito nga, detonator. Pero winter scores committed by Bimbo. Mamamatay si RR. Siya yung unang mamamatay. And then Lina. Ganon din yung Aegis magagamit dito kay Terrorblade, pero pag-gising na dyan, wala na siyang metamorph. Oh my god! Patay dito ang detonator. 4 heroes down sa kanila. Nagkamali ng initiation doon si RR. Parang dapat ata unang pumasok si Bimbo eh. Winter's Curse. Yun lang. And then magdederecho-recho ngayon itong Evos. Sila yung nakakuha ng advantage dun sa clash na yun. 2K net worth lead para sa kanila. And then tier 2 tower sa top lane. Mababasag din. While Sam H ginagawa niya ang lahat para mag-react itong mga hero ng Evos. Dito siya sa bottom lane nag-push. Pero ito yung 30 minutes bounty rin makakuha ni Sam H. Tatlo sa side ng Evos. Isa sa side ng detonator. Wala kasing Aether Lens. Aether Lens siya. Masyadong mababa yung range. O nga, hindi siya nag-Aether Lens dito eh. Dagger na siya eh, oh. Wala, nag-Metamorph BKB pa siya eh, no? Hindi siya nakapag-Sunder. Kung sinunder niya muna siguro yon, then Metamorph BKB. Nakapalag sila doon. It's a bad para dito kay Benhur sa kanyang Terror Blade. Pero to Luciano. May BKB na. Illogic naman. Oop, Raging Potato. Pwede siyang Chronosphere dyan. Matapang to si Illogic. Yung Chronosphere siya dyan. Tinan mo. Pana, hindi magkoconnect. Ito.
ni Logic. Dire-diretso lang sila dito. Pero kailangan niya mag-time walk out ang kate ng kanyang mirror. Pero Luciano naman, pinupush yung bottom lane dito. Makakuha yung tier 1 eh. Pinatigas pa yung tier 1. Sobrang tigas naman ng tier 1. Ayaw pang pakuha dito. Pabasag. And Facehugger. Hinahanap niya dito yung Lina. Pero eto, nasa mid lane, wala nga lang detection. Eto si Luciano. While Samix naman, top lane lang yung kanyang pinapokus. Nagpalit sila ng position na ata din sa laro natin. Nagpalit sila ng position. Hop! BKB! Flyku! Kaso napap yung BKB dito. 8 seconds na lang yung BKB dito ni Lina. 200 na lang, aga na. Ay, salamat sa pag-compute ha. Medyo nahirapan ako eh. Pero eto, Lina. Uy, yung Scepter, di na naman nag-connect. Yung stand dahil layos ni Ben-Hur. Aniya Luciano, and Luciano will fall. Sa likod naman, si RR yung mamamatay. 2 heroes down the side ng detonator. Luciano mid. Di ko alam, baka nagkapalit lang sila, nagkamali lang sila ng upuan. Hindi, baka nagkapalit lang sila ng upuan. Ito yun, Terrorblade Ben-Hur eh. Tapos, dinerecho na nila. Dapat mag-swap si hero siguro sila. Hindi na sila napag-swap hero. Diretso na yan. Ben-Hur na talaga yan. Oop. Nagahabol dito yung Faceless Void. Isang time block pa, maabutan niya na. Ito nga si Terrorblade. Chronosphere, nakapag-BKB. So, uy, gumilid dyan. Sander, magagamit ba? Sanderford! Kaya na, palit mukha! Laban na ito! Labanan mo na! Ay, kaso meron siyang ganito. Yung Nimbus tumatama kay Ben-Hur at mamamatay si Ben-Hur. Sakto-sakto naman kasi pwesto nung Nimbus na yun eh. Wala on the mid lane naman, White Moon. Oo nga, wala nga pantakas talaga. Dagger yung binili niya, hindi Hurricane Pike. 1-on-1 na yun eh. Palaga na ito eh. Ha? Hindi, amaya na. Papapisa daw yun oh. Op, RR, mais patamba siya dito, pumasok na siya sa Sentry Watch, pero ito, Illogic inahabol pa rin niya. Walang detection niyan, walang detection niyan. Magandang pick up to, magandang pick up to. Basta makakuha lang, kaso malayo eh. Ay, naku, nakapag-shine na. Nihintay pa ni ano eh. Agam Sweeper. Ito, pupunta sila, pupunta sila. Pwede to, pero ultimate coming from Zeus. Maispatan lang agad yung position dito ng detonator. Ito pa yung Nimbus. RR, paano tatakas? Blink Dagger! Ayan na nga yung Blink Dagger plus the TP out. Nakakikita ko yun eh. Tropa ko yan, from Sindalan. Ayan, si Servino. Ayan. Pa-shoutout kay Boss Nick na nasa likod. Ayan, shoutout sa kay Boss Nick. From Sindalan yan. Sabi niya, oh, pero ito muna yung engagement natin. Nice na dito yung Weaver. Pero may setup yung use sa sarili. Itong Jack Hero, Chronosphere. 4-5 seconds pa, Luciano. Mamamatay siya ron. Na-timelapse nga siya, pero hindi enough yun. And then Weaver, makapag-TP out. Ready potato? Uy, bango. Bango na carry. Uy, bawal kumain dito. Doon na sa labas. Studio to, uy. Bawal kumain. Namin ko na. Bad trip. Kakas dito. Hop, Chronosphere. Hindi bibigay. Napakistan muna. Ito nga si RR. And then Weaver. Nako na, Chronosphere si Weaver! Sa Mix Delegado! Pa, hindi na ka pa mapagta-timelapse yan. And buyback na lang. Committed dito. At sa likod, namatay din si Reggie Potato. Buyback din yun. Dinadahan-dahan sila dito ng Ibos. Malakas dito yung Ibos. Nakaka-buisit din yung Ibos na to. Oy, pero nag-BKB. Eto si Ben-Hur na gano'n.
Nag-metamorph. Mamamatay si Jakiro to pero magagamit yung metamorph, ha? Then walang makukuha na kill itong detonator. Jakiro lang. Dead. Eto, Sam Age. Sa gitna. Roshan is up and ready. Pwede na lang kunin yan. Pero ito, Nyx Assassin, maispatan. Maistan dito. Papagkakara, Pace. Binigay dito pero Blyco, Delegado. Uy, wala Chrono Spear. Pumasok ka sa gitna. Sige, palagi na ito. And Illogic, hindi pa rin mamamatay. Wala sila pang control doon sa may Faceless Void. And the Winter's Curse, ibibigay na ba? Let's see, naswap dito si Luciano. May stun. Ito yung Dust, Avil. Baka pag BKB, nasaan na yung Winter's Curse? Hindi pa rin talaga binibigay. At makapag-out sila lahat dyan. Shrine, wala na. Sa side ng detonator, kailangan nilang mag-back hanggang base para mag-regen. Sa'yo na. Roshan, kinukuha na dito ng death ng Evos. Boss Alo, ba't pumayat ka? Gugutom ka na ba dyan? Oo. Tapos mga devil pa kasama mo dito. Nagkakas ka, kumakain sa likod mo. Sarap na sarap pa. Winter's Curse, iabangan natin. Winter Wyvern. Let's see, Reggie Potato, it's time! Make a play, make a play! Hop, may ispatan dito, Evasion Spirit. Ah, Winter Wyvern, nakakuha! Ay! Hindi, nakakuha niya lang yung ano, yung cheese. Pero patay pa rin siya. So, two heroes down sa side. Wala siya nakakuha dun. And then, Sam H, mamamatay din. Ben-Hur and Luciano. Nagsasegue sila dito, bottom lane. Yung pinupush dito ni Terror Blade. Di ka ba pinapakain na maayos ng boss mo? Hindi, si Kuya Nick. Naku, labo yan. Ginugutom ako daw, sabi ni Axel, ginugutom daw siya, oh. Ginugutom kami yan. Bottom lane, tinamaan pa ng pana yung Terror Blade! At mamamatay siya dun! Ang gandang wards! Naku! Ben-Hur! Pero wala pa silang creeps dyan, ha? Nandito! Kay Luciano yung creeps nila. Uy, ano ba? Tinitibak niya, oh! Ay! Matiisim bata to! Ito nga si Faceless Void. Umabasag kahit may pang regen, pero ito na yung mid lane. Pumasok na yung creeps, pwede na nga raw yan. Yung 2 racks down ata, ito nga X ang detonator. Walang buyback mga sir eh. 43 seconds para dito sa Weaver. 32 naman dito kay Terror Blade. Pero ito yung unang itong unang talo ng detonator kung sakasakali, ha. Nakarapace yung Mirana. May Aegis pa. Pero yung stun, let's see. May swap na maganda. At mabubuhay yung Faceless Void. Avil naman. Masesecure niya yung Amelie Rax. And isa na lang yan. Mega Crips na. Itong detonator, Avil. Pinipilit niya kunin. And Mega Crips na nga po. Makukuha dito ng Evos. Papasok pa dito si Logic. Pero 10 seconds pa para sa kanyang Chrono Spear. Mamamatay si Alina. Buyback agad dyan. Winter's Curse dito kay Mirana. Magagamit yung kanyang Aegis of the Immortal. Pero papalag pa. Ito nga detonator. BKB TP out. Ito nga Zeus mapag out. Tinamaan pa na pana Chrono Spear. Sapat. Napaganda naman ng by Illogic. Mamamatay si Ben-Hur. At GG will be called the side of detonator. Nakabawi itong Evos. Indo Pride is real. 1-1 po mga sir sa ating best of 2 ng Kings Cup C 2018. So maganda yung naging performance dun na itong Evos. Hindi ko alam, ha, kung sinadya ba ng detonator na magpalit ng lane role o itong si Ben-Hur and Luciano. Kasi si Ben-Hur yung nag-carry and then Luciano yung nag-mid. Sa tingin ko, nagkamali lang sila doon. Baka hindi lang sila napag-swap ng hero. And ayun nga, doon matatalo po ang
Detonator. 1-1 po sila ng EVOS. Best of 2 lang po ito. Wala na po silang game number 3. Kahit nanalo yung ano doon, kahit nanalo yung EVOS doon, 1-1 lang po sila. So pares po silang may tig 1 point dito sa ating group stage. So kung hindi nyo pa napanood ang ating mga kinas, pwede po kayo pumunta sa ating YouTube channel. Ayan, youtube.com/luponwxc. Diyan po namin lahat ina-upload ng aming mga kinakas. Mag-subscribe na rin po kayo dyan dahil may marami tayong mga parating na content. Sigurado ako na magugustuhan nyo. Kaabang-abang lahat ng mga nilalatag namin. Sobrang ganda mga sir. And then, next series natin, Tigers versus Execration. Execration looking for their first win dito sa tournament. At shoutout nga pala kay Ryan Go Rayos. Salamat sa boss. Alam mo na, sa papitsa natin dyan. Yee! At sa kay Sir Marvin. Kay Sir Bino dyan sa ating Tamago chat. Napaka mabait nyo naman. Nag-crave lang talaga ako sa amoy ng coffee kanina. Parang may naamoy ako na coffee. And then sabi niya, sige, rock na yan. So marami salamat sa iyo, Sir Arvin. And then kay Sir Ryan din, marami salamat. So next series natin, TNC versus Tigers pala. Tigers versus Execration. Magsusunod na nga mga sir. Babalik kami.